Moro! Haba nung table, no? Tignan mo, ganito pala magmayamang magpa-party, no? Habang naman kayo masyado maingay. Sa sinyo, anak mo. Oo nga eh, baka ka dyan na siya. Pwede nang pasok na. Pasok. Oo nga. Kain na ako, Mars. Gutom na ako. Mars, Mars, hindi. Kasi sa handaan, hindi ganun. At tinatawag nila. Ay, naku naman, Mars. Kanina pa ako umagay. School reunion namin ni Mike. Dalawang beses na namin nasuot to. Tinaes mo? Anak, teka muna. Eh, ako ba okay ba itong suot ko? Ang ganda mo, Mama. Simple pero powerful. At tigas kasi ng ulo, sabi ko sa kanya magsuot siya ng accessories. Ayaw makinig sa akin. Eh, alam mo naman, hindi ako sanay doon. O yan, siya tuloy yung nagsuot ng lahat. Ay, siyempre, diba? Fashion! Diba? Diba? Good afternoon. I'm so glad you could make it. Salamat. Parang Ems, happy birthday, pre. Thanks, Mike. Thank you. Ay, ito rin pala. Happy birthday, sir. Discount po yan sa hotel na pinagtatrabahuan ko. Baka gusto niya ni ma'am mag-second honeymoon. Kayo naman, nag-abala pa kayo. Happy birthday, Emilio. Nagdala kami ni Victor ng kare-kare. Kasi di ba nagusto mo yung kare-karing niluto niya dati, kaya naisip namin na yun na lang ang regalo namin sa'yo. Well, the best kare-kare in town. Maraming salamat. Saan nalang ito? Ay, ako na po, Pang. Umubigat, ha? Apo, apo. Sanay ako dyan, pa. Lavinia, pakain mo na lang mamaya kay Emilia. Tam-tams! Saan kami upo? Ay, ito! Camille, sorry, there's been a table change. Your family's table is right down over there. Go ahead, please. Dun po tayo, okay? Just go ahead. Yes. Hello. Okay naman, di ba? Oo, malamig dun. Malamig dun eh. Go ahead na kayo. Sige, sige. Oh, you go ahead. Salamat. Oh, go. Wait. Camille, Okay. Mars, ang layo natin sa pagkain. Di bali naman. Na. Excuse us, ha? Hindi, pupunta tayo buffet. Ano na lang? Kung pa tayo, papunta to? Sige, upo na. Makatira pa tayo. Hindi, makatira tayo. Sige na mga bata, upo na kayo. Sige na, upo na. Oo, kasi. Ay, Paula. Nagdala ko ba yung sword? Ako naman, nandito sa bagoy yung sword. Huwag ka masyado pa. Pare, nakakahiya naman. May bago na kong sumpo. Yan. Ay, huwag lang kayo masyado mainit. Ang dami mo namang kinuhang pagkain na kakaya. Siyempre, special. Bagay, no? Ay, ano naman, Mike? Naku, Lavinia, pasensya ka na, ha? Are you enjoying the party? Of course. Bala, eh. Maybe we should push it. Ano yun? Yung mga bata, ibig sabihin, siguro hindi dapat natin sila masyadong i-push. You know, yung huwag natin ipagtulakan yung mga anak natin sa isa't isa kasi mga bata pa sila. Yan din naman yung sinasabi ko sa kanila. Agree din naman ako sa inyo dyan, Lavinia. Yes. Well, anyway, there's plenty of food, ah. Help yourselves. Enjoy. Uh-oh. Thank you. Thank See you, you later. Okay. Talaga, anong pinagawa mo? Mga bata pa sila. Kung yan lang, my son's gonna meet other girls so much better than that. Okay lang kayo dito? Oo naman. Samahan mo na lang si Andre doon. Kami nang bahala. Okay naman tayo, di ba? Sige, tawagin niyo lang ako, ha? Sige, kain kayo. Thank you.
Excuse me? Excuse me? Here we go. I think it is time to make a toast for the birthday celebrant, of course. But before I do that, I would just want to thank everyone for being here celebrating with us tonight. Alam ko naman eh, hindi naman kayo ihindi basta tungkol kay Emilio. So thank you. Gatherings like tonight, usually you'd have meetings where you rub shoulders with everyone. You know what I mean. But alam mo ngayong gabi, nararamdaman ko, ibang-ibang gabing ito. Alam ko na lahat ng mga nandito ngayong gabi, mahal na mahal ka, Emilio. Bilang kaibigan, a trusted confidant, family. You are not difficult to love, Emilio. You have been nothing but a wonderful father to our son. You are the best partner, the best friend anyone can ever have. We are so lucky to have you in our lives. Happy birthday. Savior, come here and say something to your dad. Come on. Well, I'd also like to say happy birthday, Dad. Kung alam mo lang how much you inspire me. You motivate me to be the best man I can be. And for that, I thank you. Love you, Dad. I love you. But before anything else, I want to acknowledge and introduce my lovely wife and her lovely family, who is now part of our lovely family. Dad, I know this day is extra special for you because this is actually the first time na kasama natin si Mommy. Everyone, my mom, Elvira Zamora. Okay, I think now we can. And also, Dad. It's obvious that you're not a perfect father. But in all honesty, I want to say that I'm also not a perfect son. But I guess we just have to learn how to accept and love all these imperfections. So thank you, Dad. Because of you, my wife, and my big family, I want to say thank you. I can now say that I am whole. Happy birthday, Dad. Happy birthday. Okay, so I guess this time, let's call in the cake. Come on, can you bring the cake in? Can you bring the cake? And let's all sing, happy birthday. Thank you, everybody. What is your wish? Well, I only have one wish tonight. I'm sorry I made you wait so long. I love you, Lavinia. You marry me.
Yes. Hindi na. Huwag ka mag-alala. Makukuha mo pa rin ang pera mo. Basta hindi ito lalabas, ha? Understood? Ikaw ang may birthday. Pero ikaw pang nagbigay ng gift sa akin. The most precious gift. Your yes is enough for me. As if naman hihindi ako. At tagal kong hinintay na marinig na mahal mo pa rin ako. Na gusto mo pa rin akong pakasalan. Will you get both tonight? I'm actually happy for Tita Lavinia. I mean, she's just been waiting for Dad to propose to her for the longest time. And after all she's done, good and bad, I'm surprised nag-propose pa rin si Dad sa kanya. Yun ng true love siguro. Naniwala na nga si Dad na nagbago na si Tita Lavinia for good this time. Oy, do you have any doubts na hindi pa siya nagbago? Wala. Alright, I'm tired. Let's sleep. I'm sorry that I doubted your love, Emilio. I'm sorry na dahil doon, ang dami kong naggawang mali. Minsan ka na nag-sorry. At napatawad kita. I know. But up to the moment when you proposed to me, natatakot ako na baka mas mahal mo pa rin si Elvira. Na baka mas pipiliin mo pa rin si Elvira. Lavinia, yung minahal ko si Elvi, yes. And she will always be a part of my life. Bilang ina ng anak namin, hindi na magbabago yun. Pero ngayon, ikaw ang mahal ko. Di ko man nasasabi o naipapakita madalas. Mahal kita, Lavinia. Believe me. I believe you, Emilio. To be honest, yung mga times na hindi tayo okay, nagduda rin ako sa nararamdaman ko. But at this point, it is you.
Thank you. You're welcome, Andre. Thank you. Poached eggs. Camille, poached eggs. Ay, okay lang po, tita. Bawal po kasi sa buntis yung hilaw eh. Oh, I didn't know that. Thank you right. po. Anyway, you know who's in town? Freddy. Freddy's back and he is inviting for lunch. Apparently, meron daw kayong business or something? Yes, we do. And it's big. Hmm. So magiging busy ka na naman yan, Dad. Yeah, for one whole month. Wow. Oh, Mom. Paano na yung plans natin ng wedding natin? You know, don't you think na dapat punahin muna natin yung wedding ni Camille at ni Andre? Not to worry. Hindi naman magbabago isip ko eh. No, I can't move the meeting earlier dahil sasamahan ko si Camille sa OB. Okay lang. Kaya ko. Kaya ko mag-isa. Wait. Samahan na kita. Okay lang. Sige na. Ako na lang sasama. Samahan kita. I can't. Napakahusay na doktor itong OB ni Camille. You are in very good hands. Sarap! Promise, hindi matabang. Huwag kang sinungaling, wala kang panlasa, no? Pasensya ka na sa mama ko, ha. Alam ko, nahihirapan ka. Intindihin mo na lang. Hindi pa ba? Hayaan mo. Kakausapin ko siya mamaya. Ako, huwag na. Hayaan mo na yun. Si mama kasi matagal na nag-OFW. Tapos, ayun. May sakit nun si papa. Gusto niya umuwi. Hindi siya pinauwi kasi kailangan niyang tapusin yung kontrata. Pag-uwi niya, wala na si papa. Mama mo, dahil sa akin, mawawala ka rin sa kanya. Naging isang anak na lalaki ko si Luke. Paano magpapatuloy ang lahi natin kung yung Pao lang yun ang mapapangasawa niya? Pag nagkaanak ba tong si Lorraine, hindi na natin kalahi? Ganon? Nay naman, alam niyo naman yung ibig ko sabihin eh. Yung apelyedo! Napakaluma ng pananaw mo, Grasa. Ano ba yan? Nay, ganyan ka naman kasi, di ba? Basta pananaw o opinion ko mali. Wala akong ginawang tama sa inyo, Nay. Dahil hanggang ngayon, masama ang loob niyo sa akin. Dahil na naghiwalay kay ni tatay, kanino ako sumama? Kay tatay. Sabi niyo sa akin noon, mali ang desisyon ko. Kaya simula noon hanggang ngayon, lahat ng ginagawa ko mali! Kilala ko si Emilio. I was very ambitious.
I'm sure you've heard the whispers. And it's all true. Trinabaho ko talaga si Emilio. I didn't care. Gusto kong yumaman. And I got what I wanted. Hindi ko hahayaang pakawalan ko ang lahat ng ito. Lalo na si Emilio. Hindi na makakawala si Emilio. Tita, bakit niyo po sinasabi sa akin to? Akala ko, pareho tayo. I thought you too wanted power. Money. Yes. Nandun yun, love. But the perks of being in love with a billionaire? I guess tama si Andre. Iba ka. You're different. You're special. And you are precious. Just like these. And I want you to have them. Tita, sobra-sobra po yan. Hindi ko po ma... Alam na ni Emilio. And he wants you to have it too. Pasensya ka na, hindi ko sinabi na dadating ako. Opo. What brings you here? Nakita ko kasi kayong nag-uusap ni Tita Lavinia kahapon sa clinic. May problema ba? Patricia? Basta, kailangan kong maisara tong deal na to. Pangalan kayong nakataya dito. Eh, imposible na nga yan sinasabi mo eh. Ayaw ko na kausapin ni Mr. Mercado, di ba? At siya lang only requirement ng board. Kung wala siya, no deal. Arte kasi ng Mr. Mercado na yan.